every time na tumitingin po ako sa mirror, nakikita ko po yung sarili ko na kung ano yung sinasabi nila, yun na po yung nakikita ko. Kasi that time, sure ako na hindi naman po talaga ako ganun kaganda. Pero at least maganda. Naiyak po ako. Kasi nung time na yun, feeling ko ano, binabalyo lang yung mga tao, yung mga babae pag maganda siya. Ano, nag-umpisa silang tawagin na akong tilapia. Mukha daw kasi yung tilapia that time. Hindi ko po alam kung bakit yun yung term nila tuwing nakikita nila ako. Tilapia, bangus, bagoong, ganyan. Ganun yung tono. Tapos kapag narinig ko na yun, kumbaga, naging identity ko siya. Kasi yun yung tawag sa akin ng mga tao. Tapos, meron po akong napasukan na circle of friends na akala ko po friends sila. Pero yung treatment po nila sa akin is, kasi may nagbe-benefit po sila, parang uutusan po nila ako, tas kaibigan nila ako. Kumbaga, ginagamit po nila ako, tas kaibigan po nila ako. Yung mga pambubuli po nila sa akin, ang effect po nun is, naging tahimik po akong tao. Kumbaga, nasasaktan po ako, pero wala pong part sa akin na gagantihan ko sila. Hindi po nakikipag-usap. Kahit po nasa bahay ako, di ko po kinakausap yung mga kapatid ko. Kapag nasa labas po ako ng bahay, kaya ko po mag-isa, ako lang po. Kasi ayaw ko po involved yung sarili ko sa kung ano yung ginagawa nila. Natanim po sa isip ko yung sinabi ng teacher ko na pangit ka kasi. Ay, wala po ang pinagsabihan sa bahay namin kasi pag umuwi po ng bahay, tahimik lang. Nag-lead po yun sa hindi ako lumalabas ng bahay. Pinapagalitan na ako nila mama kasi ano, hindi daw ako mautusan. Kasi natatakot po ako pag lumabas ako, tas maraming tao. Feeling ko pagtatawanan ako. So kahit inutusan na bumili ng kape, hindi pa ako bumibiling kape kasi ano, natatakot po ako baka pagtawanan ako ng mga tao. So pag-uwi po ng bahay, ganyan, galing ng school, feeling ko po parehas lang siya. Yung school at saka yung bahay namin, same lang siya. Kumbaga hindi po siya naging safe place sa akin. Kaya hindi nadamdam ko lang po siya. And sobrang pangit na po talaga yung tingin ko nun sa sarili ko nung mga time na. So, yung time na yun po, yung mga pambubuli nila sa akin, that time, puno na po talaga ako. Parang pagod na po akong sugatan yung dito ko. Tapos, pakiramdam ko po nun, mag-isa lang ako. Ang tanging solusyon ko po nun that time, extend my life. Nag-triggered po sa akin is yung prof ko. Meron po akong pasok nun. Tapos panggabi po yung last subject ko nun. Tapos that time may pinarecite po siya. Nagtanong po kasi siya eh. Sabi niya, sige lumbre, sumagot ka. Tapos nung pasalita na po ako, pinag-stop niya po ako. Sabi niya, ay wait lang. Yung itsura mo, para siyang sinaunang tao. Tapos nanahimik po ako nun, sabi niya. Yung ipin mo, para siyang one seat apart. So nagtawanan po yung buong classroom nun. Tapos umupo na po ako. Hindi na po ako nagsalita kasi parang something inside me may natitriggered. After po nun, habang pauwi po ako, ganyan. Parang may nagtutulak sa akin na go, go, gawin mo na. Tapos yung pa ako po, dinala po ako sa isang building. Tapos kapag tiningnan mo po siya sa ilalim, pwede ka talagang mamatay, ganyan. That time, nandun na po ako sa pinaka-terrace. Kumbaga, ito po ako, tapos ito po yung ano niya. Yung time po na yun, nakatitig lang po ako. Tinitingnan ko lang po anong mangyayari sa akin after kung tumalon. Kung mababalidate ba ako dito, kung titingnan ba nila ako maganda, kung okay na ba, kung mas mamahalin ba nila ako kapag patay na ako. Tapos parang out of a sudden po, biglang may pumasok sa isip ko, walang kape sa impyerno. Like, hindi ko po alam kung bakit ayun yung naisip ko, pero parang yun po yung nag-triggered sa akin na huwag akong tumalon. Tapos pauwi po ako noon, umatras po ako noon eh. Tapos umuwi po ako, bumaba po ako dun sa floor na yun. Hanggang pauwi po ako sa jeep, umiiyak ako. Sabi ko, bakit ko po gagawin yun? Bakit po ako magpapakamatay? Tapos nagre-repent po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, I'm sorry. Kasi inayaan ko po na magkaroon ako ng thought. Sure ako na si Lord nandun siya nung part na i-end ko na yung life ko. Ngayon po yung parang sa akin na huwag po kayong matakot magsabi. Especially sa parents nyo, maging vocal po kayo kung ano yung nararamdaman nyo. Kasi at the end of the day, pamilya nyo pa din yung tutulong sa inyo. Nila pa din yung matatakbuhan nyo regardless kung anong issue nyo sa bahay.
at the end of the day, family pa din po kayo. Ayun po, si Kesaya ngayon, sino siya ngayon? Isa na po siyang makulit na bata na maingay sa church. Yung Kesaya ngayon, mas accountable siya sa mga tao. Hindi na siya takot mag-approach kasi ang identity niya na kay Jesus. And yung ginagawa ni Kesaya ngayon, nagli-lead ng youth, ng teens. Ayun po, naniniwala po ako na hindi ako makakarating sa point na dadalhin ako ni Lord sa kung ano yung identity ko. Kung hindi ko rin po nirelease yung sarili ko, kung hindi ko po pinatawad yung sarili ko, kung hindi ko po pinatawad yung mga taong nanakit sa akin, kung hindi ko po in-admit na nahihirapan ako that time, for sure, nandun pa din po ako sa comfort zone na yun. Pero dahil sa grace ni Lord, sa love niya, natulungan ko po yung sarili ko na patawarin si Kesaya dati, patawarin yung mga taong nanakit sa akin, yung prof ko, patawad ko din po yung mga pamilya ko ngayon. From introvert to extrovert, ibang level siya. Kaya kapag kinikwento ko po yung story ko na tahimik si Kesaya dati, walang naniniwala kasi kapag kausap po ako ng mga tao, sinasabi nila na sobrang bubbly mo, sobrang kulit mo. And talagang si Lord lang yung magpapagaling ng mga inner ones na akala natin imposible nang mapagaling. Si Lord lang talaga yung nag-aalis ng mga trauma, nagpapaalis ng mga takot. And si Lord lang din yung maglalagay kung saan ka talaga. Hindi niya hayaan na matapos kung ano yung kailangan tapusin kasi may gagawin pa siya more than you can imagine.